Good morning po mga kaibigan sa EasyWorks Garage. Si Doc Chris ito. At ito na, 5:30 na naman ng umaga. Nagsasagot ako ng mga katanungan sa atin. At ito yung isa sa gusto kong i-share sa inyo na isa sa mga naitanong sa atin sa messages. So pasensya na po sa mga hindi ko nasasagot at every minute po kasi ang bilangan dito. Minsan nga sa isang minuto sabay pa tatlong tao nagtatanong. So hindi po everyday ang questions dito. Every minute. So pasensya na po, hindi ko talaga lahat kaya at busy tao rin po talaga ako. So eto na mga kaibigan, ang tanong, bakit daw humihina yung hatak ng sasakyan niya? Hindi na daw kagaya dati. Ano daw ang pwedeng basic na i-check kapag ganyang humihina ang hatak? So dalawang klase po ang pwedeng pinanggagalingan ng paghina ng hatak. Unang-una, engine. Pangalawa, transmission, no? Yan dalawa ang isa sa pinanggagalingan ng paghina ng power o ng hatak ng ating mga sasakyan. Number one, sa engine. Pag ganyan ang tanong, tinatanong ko muna, yan po ba ay palyado? Kasi pag palyado ang makina mo, pwedeng yun ang dahilan kaya humihina ang hatak. Yung iba naman, dahil automatic o matandang automatic na yung transmission, sasabihin, transmission na po ba to? So, hindi muna agad ganun. Ia-analyze mo muna isa-isa. Ang makina mo ba ay pumapalya? Paano masasabi? Para sa mga baguhan, ito yung gas pedal mo. Pag binabaon mo, mga ganun. Yung pumuputok-putok. No, yan ang isa sa mga palyado. O kaya yung habang naka-idle lang, malikot yung minor. No? Yung pabago-bago, pwede rin yun. Makikita mo yung RPM, malikot. Yan. Hindi siya yung stable lang na matining na nakaganon. So, yan. Yan ang mga palyado. O kaya yung iba naman, okay pag nakaminor, pag binirit mo, kinakapos. So, pwedeng fuel filter, hindi na makasupply ng maayos ng gasolina, fuel pump, mahina na, kinakapos na rin sa gasolina pag birit. Pero pag hindi mo binibirit, okay lang. Nagkaroon ako sa sakin na ganon. City driving, okay, walang problema. Kasi nasusupply niya yung gasolina. Pero pag nasa expressway ka na, huwag kang lalampas ng 80 kasi namamatay yung makina yan. Ang gagawin mo, pagpatay, start mo, tapos huwag mo na munang bibiritin, hihintay mo muna siya makaipon ulit ng gasolina doon sa makina. So, mahina na yung fuel pump, napag-alaman ko, no? So, yun, share ko sa inyo yung mga experience ko para alam nyo pag sa inyo nangyari. Ah, sabi ni Doc, pag ganyang birit, tapos pumapalya, pwedeng kinakapos sa fuel. So, yun po ang isa sa experience ko. Pwedeng maduming air filter, hindi makahinga. Ang air filter po, yan yung pinaka-face mask ng ating sasakyan. Yan ang sumasalo ng alikabok, sumasalo ng mga dahon, ng mga kung ano-ano pa, papasok sa intake ng ating sasakyan. So, pag madumi ng air filter, hindi na po yung makakahinga, kinakapos na. No? Yan ang isa sa dahilan kung ba't humihina ang hatak. Nagkaroon ako ng sasakyan dati, yung Vesta, yung Kia Vesta, napatambak siya, tapos nabaha ng kalahati ng makina. Hindi naman pinasok yung makina, pero kinalawang talaga yung starter, yung ano-ano pa. So, anong nangyari? Pag nire-revolusyon ko siya, ang tagal bumalik. Yung RPM, ang tagal bumagsak. Yun naman pala. Yung air filter niya, puro kalawang na. No? Kasi nung paandarin ko yun, nakatambak talaga siya eh. Tapos binili ko yung 20 mil yata. Hindi ako nagkakamali. 20 mil. So, nung mapa-start ko siya, syempre, pag ganyan, una mong titignan, stock up ba yung makina? So, napaandar ko, hindi naman stock up. So, umandar naman siya. Kaya lang, yun nga, yung air filter, sobrang clog na, barado na, yun ang nangyari. Ang tagal bumaba ng RPM. Sabi ko, ano kaya ito? Tinanggal ko yung air filter, ayun, pinagbahayan na ng daga, puro kalawang na. So, ayun ang nangyari. Air filter, fuel filter, ganun din, fuel pump. Minsan naman, na-experience ko rin, pag yung pumapalya sa gitna, high tension wire, no, spark plug, pwede rin. No, sa multicab ko, pag naka-minor, okay. Pero pag tinatakbo mo na, putol sa gitna. Putol sa gitna. Sa gitna pumapalya. Biglang bibirit ulit, no? So, yun. Spark plug, high tension wire, yan ang pwede. Pero yung high tension wire, hindi lahat ng kotse meron yan. Ano ba yung high tension wire? Yun yung pag ang sasakyan mo may distributor, tapos ito yung spark plug, yung wire na mahaba papunta doon, yun yung high tension wire, no? Yung from distributor papunta spark plug,
Yan yung apat na wire na mahaba kung 4 cylinder yung sasakyan nyo. Pero yung mga modern na sasakyan ngayon, wala na halos high tension wire. Ano na lang sila? Yung ignition coil o yung coil plug, ay yung coil pack, nakasuksok na kagad direct na sa spark plug, no? May kasama na yung pinaka ano, spark plug cap, nakadikit na doon yung tube. So, wala nang high tension wire. Pero yon para sa mga nakadekarburador, mga naka-multicab, mga 4K, at kung ano-ano pang sasakyan, mga Nissan, mga 90s, yan, gumagamit pa yung Honda na 90s, gumagamit pa yung high tension wire. So, yon titignan nyo yun. Pwede nyo nga pagpalit-palitin, at pwede nyo rin kuhanan yung iba sasakyan. Yun, hindi kasi masyadong pansinin yung high tension wire pag yun ang sira. Kasi, maganda pa yung labas, yung pala sa loob yung may putol. No? O kaya tumatalon yung kuryente. Ang isang troubleshooting na pwede nyo gawin dyan, balutan nyo ng high tension wire pag tumatalon na yung kuryente sa valve cover o kung saan mang part na bakal. Yun, para makauwi lang ng walang talon yung kuryente at hindi palyado. Yun ang isa, binabalutan ng high tension wire. Pati yung sa spark plug cap, yung tube, binabalutan yun para hindi tumalon yung kuryente. So, yun. So, pag ang makina mo ay okay, sa transmission naman tayo pupunta. Pag transmission naman, mga kaibigan, ang pwede mo maranasan dyan ay okay ang makina pag naka-park or naka-neutral. Pag nirevolution mo, solid naman ang power, pero puro ungol yung makina. Kala mo naka-half clutch ka, no? O hindi ka nakabitaw ng todo sa clutch. Gumigigil yung makina mo, pero walang hatak. So, sliding clutch po yun, o sliding, slipping clutch, yun ang tawag doon. Nung iba-iba kasi. Pero sliding, pinaka-basic na salita. Sliding na. So, pag sinabi sliding, imagine na lang ninyo, pinaka-basic, no? Ito yung brake pad. Isipin nyo, ito yung clutch disc. Ito yung gulong. So, kailangan mo ng promeno. Pinisil mo ng todo yung preno mo. Imbis na pag-preno mo, sabay na silang titigil, hindi. Nakasagad ka na sa preno, umiikot pa rin yung gulong mo, no? Hindi siya daan, hindi siya full stop, umi-slide na. Parang manipis na yung brake pad mo. Sa clutch naman, baliktad, papaanda rin niya. So, kailangan, pag kumapit na yung clutch, sabay silang iikot. Pero pag sliding, umiikot lang siya, eto ang bagalan ng galaw. Itong pinakagulong mo. Kumbaga, puro gigil, walang power sa gulong, hindi natatransfer ang power. So, yun yung sliding clutch. Madalas yan, pag paahon, ramdam mo, binabaon mo na yung silinyador, di naman palyado. Pero, ang hinang bumatak, hindi makaahon. O kaya, pag puno ang sakay, kahit sa patag, wala sa paahon. Puro ungol, dok. Nakarelease naman ako sa clutch, ang pakiramdam ko, parang nakatapak pa rin ako sa clutch. So, ganun po yung sliding. Kahit sa automatic, nangyayari din po yan. Meron din yung parang friction disc o friction plate. Parang ganun. May parang clutch lining yan na parang pang motor, yung bilog. Napupudpud din po yun. Pinakita sa akin nung nag-o-overhaul ng automatic. O, sir, pudpud na to. Ito yung bago. Ito yung luma. Wala na yung sulat. Wala na yung guhit-guhit. Flat na siya. Yung pinaka-pad, no? O yung lining. Kasi ito, kita mo, ang lalim pa nung guhit. Kumbaga sa gulong, makinis na to, yung sliding, makinis na, wala nang guhit, ito, makakapal pa yung mga guhit, yung bago. So, ganun, pinaka-basic lang na paliwanag sa sliding, pag manipis na yung lining, yan, palitin na. Hindi na siya kumakapit ng todo, kumbaga sa preno. Tapak ka ng tapak, umaandar pa rin yung kotse mo. So, yun lang po, mga kaibigan, pag-usapang power loss o pagkahina na sasakyan, yan, yun po muna mga basic, bukod pa yung mga turbo at kung yung ano-ano pang mga sensor, no? Kasi sa ibang sasakyan, yung mga modern, pupunta ka na dun. Kailangan mo na yung puntahan yung mga pyesa na yun. Pero pag basic muna, no? Sa mga sasakyan na wala namang turbo, mga ganun, engine at transmission muna. Make sure hindi palyado at yung pag-sliding, ipatesting yung sa mekaniko, mararamdaman niya pag-sliding na o yung transmission ang problema. So, yun lang po mga kaibigan. Good morning po. Have a great day. Kita-kita tayo sa mga susunod na video. Salamat po sa pagsuporta ninyo. Thank you po. God bless.